Good morning, Games Plata. Jahaw. Pasensya na nga pala kayo kasi yung upload ko inaabot ng alas 11, alas 10:30. Kasi araw-araw dito sa amin, sa Cabiao, nagbabrown out yung alas 8, alas 8 ng gabi, 8:30, mga ganon. Ang nakakainis kasi, nagre-render ako ng video, 10 minutes left na lang. 10 minuto na lang matatapos na, tapos magbabrown out. Uulitin ko ulit, panibagong isang oras na naman mahigit. Tapos pag malapit na ulit matapos, magbabrown out na naman. Maraming salamat nga pala doon sa nag-like ng video ko kagabi, kahapon. Ay, ibig sabihin, gusto nyo ng giveaway. So abangan nyo yan. Pag na-lift na yung quarantine natin, mag-iisip ako ng magandang pag-giveaway. Kaninang umaga, meron ako napadaang nagtitinda ng gulay dito. Naglalako. Naglalakad siya. Nasa ulo niya yung isang malaking batya. Isang malaking palanggana na puno ng gulay. Imagine niyo ganun kabigat yung binubuhat niya, tapos nilalakad niya yung isang buong baryo para maglako ng gulay. So tinawag ko siya, sabi ko pagkatapos niyang magtinda, pag napaubos niya yung dala niya, kasi nga super bigat yun, sabi ko daanan niya ako dito, bibigyan ko siya ng bigas. So, sana bumalik. Nihintay-hintay ko lang siya. Nakabili ako ng gulay kanina, sitaw, adobo ko sana eh. Si Imana nagluto, imbyanan ko. Kasi si Macy's, hirap na siyang tumayo. Nahihirapan na siyang nakatayo na matagal, kaya sabi ko, wag munang magluto. Higa-higa muna siya. Kasi nahihirapan na daw siya talaga, nangangawit na siyang nakatayo na matagal. Ayan, na-extend na naman yung quarantine natin. Hanggang May 15, no? May 15, no? Ayan. Ingat-ingat na lang po tayo hanggat maaari. Sa bahay muna tayo. Baka abutan si Mrs. ng panganganak. Naka-quarantine pa tayo. Eh, sana tapos na yan. Hanggang May. Katapusan ng May. Baka manganak na siya. Ayan. Ready na kami. Ayan, no? Tatakbo na lang kami ng ospital. Hindi pala tatakbo. Sasakay pala. Hindi ako binalikan ni ate, yung nagtitinda ng gulay. Hindi ko kasi mayabot yung bigas kanina sa kanya. Puno yung dala niya, puno yung bilao niya, yung ang tawag nito, yung planggana niya. Kaya hindi ko binigay yung bigas kasi hindi niya madadala yun eh. Sabi ko sa kanya, balikan niya ako. Hindi siya bumalik eh. Pero di bale, abangan ko na lang siya ulit bukas kung hindi niya ako binalikan kasi mahirap tumawag dito sa misamin eh, malayo. Hindi namin naririnig. Kailangan namin ng doorbell siguro. Ano ba tawag doon? Doorbell o... Kasi hindi naman sa door ilalagay. Gate bell. Okay, first time ko mag-vlog dito sa bahay ng gabi. Kasi... marami nagtatanong kung tukol dito sa sliding window ko, yan. Ano yan eh? Analog ang tawag dyan. Analog nga ba? Oo, analog. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa labas. Paggabi. Kasi pagka umaga, pag nasa labas ka, hindi mo kita yung loob. Pero kita mo yung labas. Naintindihan niyo ba? Basta, pag nasa loob ka, kita mo yung labas. Sa labas, hindi mo kita yung loob. Pag araw. Ngayon, gabi, papakita ko sa inyo. Ayan, isara muna natin yung bintana para... Ayan o, ganyan ang itsura niya pag araw, pag nasa labas ka. Ngayon, tingnan natin kung ang itsura niya sa labas. Sa mga napihilaw. Dito, sa natutulog yung anak ko eh. Sara muna natin. Ay, sorry. Yan. Ganyan na siya. Dati, daming ilaw. Pero okay lang yan kasi puro LED naman yan. Matipid sa kuryente yan. So, yan ang itsura niya pagkagabi. Ngayon ko lang pinakita sa inyo ng gabi. So, tingnan natin sa labas. O nga pala, dito muna sa kusina.
Itong kusina, itong dirty kitchen, yan. Talagang literal na dirty yan. Dirty talaga yan. Ay. Yan o. Dirty. Yan ang tinatawag na dirty kitchen. Kasi marumi. Meron din ako ilaw dito sa labas eh. Yan o. Kaya lang, doon sa gilid, wala akong ilaw. Kaya madilim. Eh, pakita ko sa inyo. Dilim o. Wala kayang mumu dito. So yan ang itsura niya guys sa labas. O. Kitang kita ka sa loob. Dito sa gilid wala akong ilaw eh. Oh. O yan, kitang kita ko sa loob, diba? Ayun yung kwarto ko. Kitang kita, diba? Kaya hindi pwede yung wala kang kurtina eh. Tinatahulan mo ako. Ayan, oh, di ba? Huh, liwanag oh. Ito, itong glass block, walang problema yan kasi blurred din. Kahit paliwanag dito, hindi yan makikita. So, yun ang itsura niya pagkagabi. Kaya, kailangan talaga may kurtina bago kami lumipat dito. Kasi kitang-kita ka sa labas. Yung home quarantine natin, halos magdadalawang buwan na, isa't kalahating buwan na. So, yung mga bills namin na ipon. Yun sa kuryente, sa motor, sa tubig. Hindi dito sa tubig sa bahay dito. Wala pang tubig yung bahay namin dito sa Bienang ko. Kuryente. Kaya, naipon na. Hindi ko alam kung magkano aabutin ng ano, pero alam ko malaki na yung babayaran namin. Siguro pag nakatsyempo akong lumabas, babayaran ko na lahat. Mahirap na baka, baka hindi na natin kayang bayaran sa sobrang laki ng bills natin. Ayun nga palang pangalawang CR namin dito sa labas. Hindi ko pa napapagawa. Kasi, medyo matugo. Wala ng budget. Ayan. Hindi ko pa napapagawa to kasi ito medyo mas malaki dun sa isa. Ang plano ko, pwede kong palagyan. Wala pang ilaw eh. Ang plano ko, palalagyan ko ng division yung salamin, shower room, tapos dito yung toilet. Pwede pa yung sink dito. Pero plano pa lang yan kasi pangarap na pangarap. Hindi nang masamang mangarap eh. Ang pagpapagawa kasi ng bahay guys, kahit maliit lang yan, kahit na 50 square meter or 70, aabuti ng milyon yan hanggat gusto mong pagandahin yung bahay. Pero kung simple lang, hindi naman siguro. Ang bahay kasi, hanggat meron kang gustong baguhin o pagandahin, kahit tapos na yan, gagastos pa rin yan. Kaya doon sa mga nagpapa-estimate ng bahay, kung, Sir Jim, paano ba yung gagastosin ng ganito? Estimate lang. Mahirap mag-estimate kasi depende yan sa materials na gusto nyo at saka dun sa style. Kaya mahirap mag-estimate kung hindi mo talaga makukuha yung plano at saka yung makausap yung may-ari mismo kung ano yung gusto nila. Katulad nitong sa akin na to, ang budget nito 1 million. Finish na yon. Pero kung ipapagawa ko pa talaga, marami pa akong gustong ipagawa, kahit 2 million uubos pa to. Katulad lang ng bakod, yung grill sa terrace, tiles ng terrace sa labas. Kaya malaki pa rin ang gagastusin ito. Pero nagpipigil lang ako kasi wala ng budget eh. Tsaka may parating kaming baby. Yun ang pinaglalaanan ko. Ang importante, pwede na namin tiran. Tubig na lang yung hinihintay namin. So yun lang guys. Bali, quick update lang dito sa bahay. Kasi may mga nagtatanong kung ano daw itsura ng bahay pag
sa gabi, kung makikita ka sa loob. So, yun ang itsura niya. Kita-kita tayo bukas. Zaijian!